Yung ganito mo, hindi pa sumasakit, to. Ha? Bago kasi si Joshua nawala, yun ang sumakit sa kanya. Pwede ba sabihin mo, lalaban po ako para sa inyo? Lalaban po ako para sa inyo. Malakas! Lalaban po ako para sa inyo. Pwede naman kasing makita sila na ano eh, may kakayahan pa ba tong tao na itong asikasuin yung dalawa? Eh, balita ko, minsan iniiwan yata lang ito sila sa labas. Tapos minsan gabi na dumarating, so kawawa naman. Magandang hapon na po sa inyo, Katekram. Sa akin po mga minamahal na mga lolo dyan, lola, sa mga tita, tito, nanay, tatay, ate, kuya. Magandang hapon po. Ito po yung pagbisita po natin ulit dito po kila sa mga iniwan po ni Kuya Joshua, si Kuya Angelo, Kuya Kevin. Katekram, pag-pray po natin tong dalawang naiwan na ano. Si Kuya Kevin, medyo ano na rin si Kuya Kevin eh. Ano na nga lang daw, swerte ka na pag unabot sila ng 15. Pero binigyan tayo ng bonus ni God ng halos 3 years, almost 3 years binigyan tayo ng bonus kay Kuya Joshua. Pero hindi ko ito magagawa ka, Tekram, kung wala po kayo. Nagagawa ko ito araw-araw, kasama po kayo. Kasama yung yung prayers po nyo. Kaya pag-pray po natin yung ano. Tsaka nandito tayo dahil may angel. Si Tita C from Hong Kong 2000. Tita Lulu Marin Galang 5,494.40. Nagpapaabot sila ng pagmamahal kay Kuya Joshua. Kaso, yun nga. May dala akong pasalubong sa inyo, ate. Siyempre, kasi kailangan nila kuya mo to, orange, vitamin C. Kuya Kevin! Oh, Kuya Angelo! Nakagising ang hini ko. Magandang hapon po. Oh, kamusta? Ay, smiling face ito ah. Pwede ba pumasok? Okay. Kumusta, tay? Bless po. Si nanay po, nasan? Binilakad po. Ah, wala siya. Kumusta ka? Okay ka lang? Ha? Okay lang po. Si Kuya, Kuya Angelo, kumusta ka? Okay lang. Ano ba? Gusto niyo pagbalat ko kayo nito? Ayoko. Bakit? Masarap to. Magbabalat ako? Huwag yan. Alin? Anong gusto mo? Ito, hapon. Busog pa ako. Busog pa? Ano po kinain nila? Kinain po kayo ninyong pa. Ulam na po na isda. Saging. Saging. Apo. Ah, gusto mo saging. Okay. Lagay ko lang ito, ha? Ang malinig ang boses mo. Gusto daw ni Kuya ang saging. Ikaw, subukan din kita, na? Bakit? Niyo ka po, eh. Dapat papaya pala. Papaya po. Dahil butil-butil na tayo niya, eh. Parang nahirapan ng... Ako na lang magsusubo sa'yo. Naiya ka pa eh. Ako na magsusubo sa'yo. Sige, tingnan natin. Kumusta yung mga phone nyo? Nakatabi po yung mga cellphone nila, o. Oh. Katekram. Well, yun, o. Oh. Ugi. Ano, may load pa ba? Wala na. Wala na po. Wala na load.
O sige, papaload na natin kay ate. Saan yung naglo-load, ate? Doon pa po sa malayo. Mas sa malayo? May sinasabi si tatay. Ano pa sinasabi niya? Balance po natin. Ah, may ba? Ayun nga. Yung problema, isa pang problema natin, Tatay Cram, sinasabi ko. Magkano po naging balance? Bali, 12,600 po. Sabi nga ni tatay, hindi sila nakapag... Ay, nakapag-ano po kayo? Nakapag-ila kami, kaya lang hindi rin siya mapatpon. Okay. Yung iba po kasi nagas pa sa bahay. Oo. Ganun talaga, tay. Kaya talaga. Bali, kulang pa ng 12,600. Opo. Ay, tama po ba? Opo. Kaya lang po pumayag yung kwan eh. Iniiwan ng... Ah, 12,400 ang balance. Ayan, nakalagay due date. Sabi niyo daw po, ano pong may multa? Parang babalik sa 28 paro ata babayaran pagka... para ano magiging 28. Nakatawad po ng kaunti, bari 25 lang yung kwan eh. 20, ah, sakto! Namali po pala lang kwan yung ataul eh. Eh, ang halaga po talaga nun, 35, eh tumulong si Consel daw ng bayan. Tumulong ng... Ano pong pangalan? Pasalamatan niyo. Hindi po, naalam, di ko na po nakuhan eh. Consel po ng San Miguel. Sa Consel po ng San Miguel, kung sino man po kayo, maraming salamat po. Siya po ang tumulong ng 7,000, kaya po natira ng 28. 25 lang dito, tay? Oo po, nakatawad po kami ng 3,000. Kinawaran niya. Talagang sagaran eh. No? Kay Kap Melvin. Kap Melvin, ikaw na. Ang ating buting ano. So dito, kailangan pa ng 12,600. Opo. Para po madala ko na bukas. Nga po. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 600. Tapos, tay, di ba sabi ko sa inyo, may nagpadala? Ano pang, ano? Gusto po nila, tay, ibili nyo ng ano po nila, yung gatas. Ano. Kaso, ang dami pa nilang gatas, may dalawa pa doon. Ano na lang, i-ano nyo na lang to. O kaya, ibili nyo silang masasarap na pwedeng pang ulam, ganun. Si Tita Lulu Marin Galang, 5,494.40. Gagawin ko na yung 5-5, tay. 5-6 na po. Walang ano. Kay Tita Lulu Marin Galang, ito po. Tapos yung kay Tita C from Hong Kong, 2,000. Ayun. So, solved na yung ano. Oh, palo. Hindi, ito na lang panload. Okay na tayo eh. Sa... Maraming pong salamat. Wala po yun. Galing naman po yung kay God. At pagmamaluan nila yan para sa mga bata. Paano kaya anak eh, bukas daw eh, pinahatid na sa akin to. Mga bata. Eh, ni tatay po? Oo. Eh paano nga po maalagaan doon tay? Eh paano kaya anak kung daanin na sa legal yung kwan? Wala kami siya di, it's double yun di. Ah. Eh, parang nun eh... Kasi puro sugat siya. Paano nga umaalagaan nun eh? Mukhang maaawo pa yung mga yan. Oo. Oh. Sarili na nga lang niya, hindi niya ang kuhan eh. Dapat magpakaya ito. Oo. Hindi, pakikiusapan ko pa rin Mimi ah. Hmm. Para maalagaan mabuti ano rin. Ano mo na tay? Hirap magsalita, pero sabi nga, huwag natin pagkait din yung mga anak. Pero siguro pag okay na, pag okay na po siya. Pero kung nun pa nga dapat eh, dapat nun pa yun eh, yung magkasama silang tatlo eh. At least hindi ano eh, kaya wala na tayong magagawa eh. Napakabilis po ng paghahina nito eh, napakabata pa eh. Mm. Isang taon pa eh, bubunuin niya eh, para... Kung si nanay kasi, mapagluluto niya ng... Mapapakain ng maayos. Kaya wala po kami magagawa eh. Baka manggulo na naman eh. Hindi tay. Ano? Kausapin na lang natin.
Tapos tumitingin ho tayo na pwedeng, yung pwede ho silang yung hindi sila masubsubsub na. Oo, ganun. Ano lang, inano ko lang to ha. Kasi may penalty daw yung ano eh, pagka hindi mabayaran bukas. Pero nag-aanap tayong pwede niyong, para maging komportable yung ano niyo. Pero sa tingin ko naman, mas magiging okay na kayo dito pagka nakakakain kayo ng mas ano, eh tinatanong pag tinanong talaga sila ayaw nila umuwi. Kahit tanongin niyo po kung gusto. Ayaw nga magpahatid sa akin eh. Natanong ko din po nung ano, ayaw po nila talaga. Sabi nga nung kapitbahay ko rito, sinerbis na nga ni Perlay Kotse rito, hiniram ko na kanina eh. Eh sa doon kayo nagpunta? Sa bayan po, may naayos eh. Ah, okay lang ba tayo? May pakiusap po ako sa inyo. Pilitin niyo siya na magpatingin, magpa-check up. Sabi ko nga po, eh, kinukumbinsi ko na ako na maghahatid sa kanya. Ano? Pero yung pera niya ibinigay na ako, talagang pipilitin niya bukas eh, today, sa kanila na to. Hindi, may ano po, sabi ko nga, bibigyan ko pa po siya. Pero may iniwan na po ako doon, paniguradong wala na po yun. Oo, pero misyo niya, wala na. Kukumbisihin ko siya, kakausapin ko siya mamaya. Yun po yung pakiusap ko. Ano na lang. Makumbinsin niya si tatay doon na magpa-check up. Kasi kailangan niya talaga magpa-check up. Huwag niyang pilitin, huwag magbatigas ng ulo. Kasi mahirap na pagka nagmatigas. Eh, paano siya po maaasikaso eh? Hirap na siyang kumilos. Ito na mga. Pagluluto yan, pakakanin ito, sinusubuan na lang. Okay lang ba tayo? Mabiwan ako ng pera. Kung ano, gawin nyo ng paraan na talaga maisama siya. Panigurado yung pera doon, wala na po eh. Eh, paano po yung pera na? Ibibigay ko po sa kanya o paano ako hawak? Huwag naman na ibibigay. Basta kasama naman o kayo. E sa kanya na o sa sasakyan. Na? Ito nga kayo, babe. Gustong-gustong magamot yung papa mo. Hindi po. Pasensya na kung di ko kayo masasamahan tayo kasi... tayo. Para ano, check up muna. Kung may mga bibiling gamot tayo, sabihan niya na lang ako. Natatawagan niya naman siya. Ano. Magkano lang ang check up? Mahal na po yung 1.5. Ano pa ho yun? Professional ano pa ho yun? Pero ang check up po pagka dito lang, mahal na po yung 1,000. 1,000 ipa. Papa-check up po lang po. Dagang kailangan ma-check up. Kailangan nung ma-check up para kung ano po yung kailangan gawin, ano po yung ano niya talaga. Bumili na siya ng gamot. Lotion. Ede kung ano man, kung nagpa-check up na pala siya, ede bigay na lang. Basta balitaan niyo na lang po ako. Yan ha, para si papa niyo, guminhawa naman, no? Okay. Yung papa nyo doon, unawain nyo na lang, no? Minsan pagka walang pera, mainitin ang ulo, di ba? Parang laging depresya, ha? Okay, Kevin, gusto mo bang gumaling si tatay sa gani doon? Apo. Si Kuya Angelo, gusto mo bang gumaling si Papa mo? Oo. Labi naman pa ng Papa nila eh. Paano kung kunin kayo ni Papa niyo? Ano? Kung kunin kayo ni Papa niyo doon ulit? Hindi po. Ha? Hindi po kami sasama. Ayaw niyo talaga na. Mas gusto niyo dito kay Mama? Apo. Anong sasabihin mo kay Papa mo? Kumari, oh, anak, tara na. Anong sasabihin mo kay Papa mo? Masa'yo, hindi pa ako uwi. Ikaw, Kuya Angelo, anong sasabihin mo kay Papa kung darating siya dyan? Ako uwi. Paano kung bitbitin ka? Ah, hindi na kaya, no? Malamang... Maliban na lang kung may kasama. Paano kung bitbitin ka, Kuya Kevin, ni Papa mo? Hindi pa ako kaya niya.
Pwede ko kukunin ka. Ang kamay niya, paano makakahawak? Ah, may sugat kasi, no? Kamay. Si Kuya Angelo po, ilang taon na tayo? Nasa 12 po yan. 12. Tapos 14 ka na, no? Kuya. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Nandyan si God sa inyo, no? Ha? Apo. Mahal tayo ng ating Diyos. Yun yung lagi mong ilagay dito at saka dito. Ha? Gandang lalaki mo eh. Tatagal pa yan. Mahabang panahon pa. Mari, tinatawag nga si Kambal kanina yung anak mo. Niyaw na ito. Kambal, eh. Crush mo ba yun? Crush mo? Sino bang crush mo? Di ba may crush ka? Hindi ko crush yan. Batang-bata niyan. Ah, gusto mo mga ilang taon? Gaano ba edad ang gusto mo? Mga 20? Laki-laki ka. Mga ilang taon? Di ba nag-usap tayo na? Kaya anak ni Ate Risa. Oo. Si Mary. Nag-usap kami noon ang crush niya daw yung kundo. Tama ba? Ate Mary daw. Yung kahapon, ano'y tsura? Ano'y tsura? Hindi ko alam. Ano'y tsura na nagpunta dito kahapon? Hindi ko po alam. Eh, yung crush mo pwede malaman. Mahaba ba yung buhok mo? Opo. Hindi. Mahaba ba yung buhok nung crush mo? Hindi po. Hindi. Ano'y tsura? Maitim ba siya? Maputi? Maitim. Maitim. Ah, gusto mo maitim. Matangos ba ilong din? Matangos ba ilong? Bango po. Bango? Ah, gusto mo hindi matangos yung ilong? Gusto yung sexy. Sexy? Pinapatawal lang kita, ikaw. Meron po pala kayong hinahanap na yun para hindi sumasubsub, ano? Parang kuhan yung tripod. Yung iba naman po gusto nila sa ano na lang po siya ano parang sa kama. No. Gusto mo ba 'yon? Ay, ayaw nga pala, may isa pang problema, yung kama kasi ni Kuya Joshua mo hindi na pwede palang gamitin. Ano 'no? Inunog ko na po 'yun. So bibili pala tayong bagong ano kama pala. Sa mga katekram po natin, baka po meron po kayong alam o yung kalagayan po ng mga ni Kuya Kevin, ni Kuya Angelo na kung ano yung pwedeng ikan, ano yung best na pwede nating mabili. Tapos yung ganyan, alam ko ano eh, pero may chinecheck po kami na ano, pero kasi ang ano na kung matigas na mahihiga na, natatama na yung mga buto nila. Kung kutso naman, mainit sa likod. Yan nga atin po. No? Kahit kasi may electric pan. Oo, no? Oh, talagang... Pero hindi pa sumasakit yung buto mo, di ba? Yung ganito mo, hindi pa sumasakit, to. Ha? Bago kasi si Joshua nawala, yun ang sumakit sa kanya. Yung buto na yun. Spinal cord yun. Eh, mas mataba po si Kuya Joshua, di ba? Oo, mas makuhan siya. Yung nga lang katekram yung kinakatakutan ko kay Kuya Kevin ngayon. Tsaka malakas si Joshua dyan. Eh, hindi naman inaasikaso yun eh. Nagtumakatatay mag-isa yun. Yeah. Mabilis kumain, mabilis sumubo. Ito talaga, kailangan din talaga, ina na talaga mga kasama. Nung kalinga nung anya na talaga, yung huling sandali nila, dapat talagang maalaga na nanay niya. Po talaga. Kaya po ano. Maasikaso sila. Kasi hindi naman mahaba magiging buhay nila eh. Sana kung mahaba man lang sana eh. Walang mga kamuwang-muwang mga tao. Walang talagang kuha niya. Walang pagkakasala. Kaya nga sa kuha niya eh. Makamalayan niya. Nagkakaganyan ang buhay, nagkagulo-gulo na. Ang tayong gagawa, andyan na yan. Sa mga hindi po nakakaalam, sa mga bago po sa channel natin, pina-check up po natin sila at ang diagnosis po sa sakit nila, yun nga po,
swerte na daw po tayo kung makasama natin sila ng 15, hanggang 15 sila. Pero alam po nila yan, alam po ng mga bata, alam po ni Kevin, ni Angelo, kasi pinapaliwanag ng doktor sa kanila. Alam nila kung ano yung napapag-usapan po ito. Si Joshua, blessed na daw po siya kasi may 3 years ang nadagdag sa buhay niya. Pero sabi ko nga, huwag natin limitahan ang kapangyarihan ng ating Diyos. Kasama yung pag-aalaga, yung pagpapakain ng healthy na pagkain. So tingin ko naman mas mahaba pa talaga ng mga bata. Malakas ka pa siguro, Kevin, kung mama mo nag-alaga sa'yo. Maaaring yan, eh, pagkain man sila, eh, nalilip. Baka, siyempre, gagaya na ang sitwasyon ngayon, ha? Hindi na mama makapagluto. Siyempre, may sakit din yung ama. Maaaring nalilip yung pagkain nila. Dapat malakas pa yan. Kabata pa, eh. Apat na taon bubunuin mo para makuha mo yung kuya mo. Para ma-break mo. Kaya yan. Sabihin mo, kaya ko po. Apat na Pasko lang yun. Lalaban po ako para sa inyo. Apat na Pasko. Pwede ba sabihin mo, lalaban po ako para sa inyo, Papa, sa pamilya ko, sa Katekaram. Pwede ba palaban? Lalaban po para sa inyo. Balakas. Ayoko. Sige nung isa. Lalaban po ako para sa inyo. Lalaban po ako para sa inyo. Yun. Palakpakan naman po si Kuya Kevin Katekaram. Ayun, ang laki ng gatas ha. Namili rin pala si nanay ng gatas. Okay. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon po, Kuya. Okay lang, medyo i-klaro lang muna natin yung lakad nyo. Sige, daya po siya. Iklaro lang muna natin yung lakad po nila Nanay Perla. Okay. Nagpunta po kayo ng sinamahan niyo sila sa BSWD. Hindi, actually ganito. Sinamahan ko kasi sila doon sa DSWD. Ang reason ko kasi, klaruhin yung sitwasyon ng mga bata. Pati kasi may makukuha kasi sa 40s. May mga bagay din akong kinumpirm sa kanya. Nakatawad niya yung karapatan ni Pela dun sa mga bata kasi gusto kunin na yata yan sa Sabado. Eh, ang sinasabi ko kasi, dali mo na lang sa barangay, doon kayo mag-usap. Huwag kang pupunta ron na kayo mag-usap pero walang tagi-barangay. Kasi para maintindihan ng isa, na una sa lahat, since hindi naman sila kasal, wala siyang karapatan talaga. Pwede naman kasing makita sila na ano eh, may kakayahan pa ba tong tao na itong asikasuin yung dalawa? Eh, balita ko, minsan iniiwan yata lang ito sila sa labas. Tapos minsan gabi na dumarating. So, kawawa naman. Pero tinanong ko sila talaga kaninang umaga. Inanong ko nga si Pela sa kano, okay mong ano. Gusto ko lang maintindihan dito sa dalawa. Baka mamaya, iba ang kwento eh. Pero pwede rin naman siguro silang tanungin ng DSWD na... Kusap po nila gusto talaga. Kusap po nilang gusto talaga. Yun yung sa akin. Thank you po sa pagmamahal sa kanila. Si Nanay Perla yung makakapagbigay ng linaw ano yung mga napag-usapan at ba't kayo nagpunta ng DSWD? Hindi, payout po kasi namin ngayon. Kala ko pinag-usapan nyo lang dahil gusto na silang kunin. Inano ko rin si Ma'am Carol kasi DSWD po yun. Sabi ni Ma'am Carol, idaan daw sa barangay. Tapos itanong mo rin sa bata kung saan niya gusto. Kasi sabi kasi ni Amang, kahapon, pauwiin na rin itong bata, ihatin na raw. Sabi ko, ano po, ma'am, hindi naman kaya pong alagaan ng tatay ng mga anak. Hindi naman siya kaya ka kong alagaan. Hindi, daan niyo sa barangay, ka.
kasi sabi niya sa akin eh, kawawa na may mga bata. Kung nandun pa sa ama, hindi naman kayang alagaan. Eh nakita niya naman ka Tek Ram. Sumaudo sila sa 4-piece. Pero binili ni nanay ng ano, ayang kita naman ka Tek Ram. Pakita mo Kuya Ogos. Bumili siya ng gatas. Yan yung ina. Yan yung talaga. Oh, napakalaking gatas. Hindi niyo nalang kinuha yung gatas doon, yung pina ano ko. Kasi nandun na po yung gatas. Ah. Yung sino po inom noon? Pang bata lang na, naman ho yun. Tay, inumin niya. Ah, okay. Pero yung sabihin niyo po, kukunin niyo. Yung ganun. Kasi pinapakuha ko ka Tek Ram nung isang araw. Ayaw ko pong kunin niyo kasi ayaw ko yung may masasabi sila. Ah, okay. Ayan o, bumili pa ng alcohol. Eh, kailangan kasi ng anak ko yan. Ayan o, alcohol. Oh, may bulak. Ayan yung nanay o, kompleto. Ito, pag ano sa mukha niya kasi kailangan eh. Oh, yan yung ano. Batumba pa. Nag-iwan pa nga ng kwanti. Pero din na papacheck up niya mo. Oo, oh, nag-iwan po ako. Ibigay mo kasi kailangan. Hindi. Kahit, eh, sabi... Kasi kailangan... Kaya 3,000 pala ito. 3,000 po. Kasi kailangan niya. Kasi tao naman din niya. Kahit hiwalay na kami, kawawa na nga. Ano na lang po. Gel ka pa ngayon. Oo. Oh. Hindi, ma... Ano kasi, oh. Iba yung nanay ka Tek Ram talaga. Pag nanay yung ano. Meron po. Meron. Ito. Kompleto yan. Diba? Oh. Diba kailangan yan? Oh, dumi. Alagang tumaas nanay ka ganyan. Oo. Oh, tama ka. Kasi, siguro kung ano man, kung pagbibigyan niyo siya na kumare mahiram sila. Oh, pwede 'yun. Wag mo muna ngayon. Oh, pagka okay na siya, yung wala na yung saka, sugat sa kamay. Opo. Saka gusto ko rin manligo din siya kasi para hindi rin ako naiinip. Oo. Ano, wala ka talaga ba bibili? Wala. Magkaroon lang ng cellphone. Kasi cellphone lang talaga ang hiling nila ka Tek Ram. Para makapanood. Paano? Alis na kami. Alis na kami, Kuya. Okay lang. At least nandiyan na si Mama nyo. Mas maalagaan kayo, ha? Ang hiling ko lang din sa inyo, ang hiling ko lang din, susunod kay Mama, huwag magpupuyat, okay? Okay? Okay. Oh, yung ano natin, thumbs up. Kuya, susunod kay Mama, huwag magpupuyat, ha? Kasi pagkapuyat kayo, hihina yung immune system. Ganun yun. Pagpuyat, humihina yung immune system, yung katawan. Ha? Huwag kakalimutan, pagka may tamang tulog, mas lumalakas tayo. Tapos may gatas pa kayo, edi mas okay. Okay? Nay, paano? Maraming salamat po, sir. Welcome po. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo. Tay, paano? Basta araw-araw kasama naman kayo sa prayer ko, ha? Araw-araw kasama kayo sa dasal ko. Kuya Angelo, kaya mag-pray din kayo, ha? Okay? Okay.